Hi mga Seswang! Good morning! So ayan, gusto mo yon ang taas ng ating energy. And welcome back sa ating kusina! Ayan, di ba mga Seswang? So today is a very special video dahil nga malapit na ang ating housewarming! Oh my God, I'm so excited mga Sis dahil all set na ang lahat. And syempre mga Seswang, speaking of housewarming, syempre pag housewarming, hindi pwedeng mawala ang kainan dahil yan ang pinaka ano din, syempre importante din. Syempre may mga bisita tayong darating. So kailangan din meron tayong ihanda na pagkain para sa kanila. So all set na yun mga Seswang. Meron na tayong ulam at saka kanin. And syempre ang perfect na partner dyan after kumain is ang ating dessert. Ayan, dahil nag-search kami kung ano ang pwedeng ihanda or special na ihanda kapag housewarming. Syempre kailangan daw merong cake yan. So kaya naman nakaanap kami na recipe na sobrang daling gawin. And syempre yung mga condiments is nandyan lang sa bahay nyo or nasa kalapit tindahan nyo. So hindi na kayo mahihirapang maghanap pa. So ang gagawin nating dessert is magbibake tayo ng ube cake! Ayan! So this is my first time mga Seswang na magbake. And syempre using our jerseys, ube condensed creamer. So ito mga Seswang is sobrang dali na lang and madali lang din hanapin sa mga grocery store. And kapag wala kayong mahanap na ube halaya or 'di ba wala kayong ube halaya, so perfect na 'to mga Seswang dahil ito ang main ingredients natin sa paggawa ng ube cake. This past few days kasi mga Seswang is sobrang busy namin and sa pagpa-prepare, ayan, preparasyon para sa nalalapit naming housewarming. And sobrang excited kasi namin na ma-bless ito and syempre yung mga ibang gamit. Ayan, sobrang first time kasi yung mga Seswang na dumating sa aming buhay. So talagang inaano ko siya, yung parang, alam niyo yun, hello, excited yung ganun, sobra. And parang sa aming family din, na first time din magpa-house blessing. And syempre itong bahay is sobrang laking blessing din. So ipapabless namin siya. And mga Seswang, first time ko din kasi mag-bake. Ayan, kasi imbis na parang bumili, yung parang naisip namin, imbis na bumili, try kaya nating mag-bake. Ayan, kasi si mama din nagbe-bake-bake na. So parang marunong si mama mag-bake. So parang na-curious ako, ano kayang feeling kapag nag-bake? Ano yung satisfaction kapag nag-bake ka? So parang gusto ko yun maano, maramdaman. And first time ko din mga Seswang, aside sa first time mag-bake, and first time ko rin gumamit nitong Jersey Ube Condensed Creamer. So mamaya malalasahan natin at matitikman ang ating first time. Oh my God, kinakabahan ako na sobrang excited. Pero kung mag-feel man tayo, at least diba, tinry natin yung best natin. But because mga Seswang, kasama natin si Jersey Ube Condensed Creamer, so talagang I'm 100 confidently beautiful with my heart. Syempre beautiful and confident din ako dahil nandiyan yung jowa ko. Isang dalaga Pilipina eh. So ano pa hinihintay natin? Umpisa na natin mga Seswang kasi talagang gusto ko na matry ito. To start our cake mixture, so ayan, kailangan natin ng 4 large egg. So syempre kuha tayo ng pambasag kasi hindi ako specialist sa pagganong-ganong. So wag tayong ano, magmaganda. And syempre after nyan mga Ses is maglalagay tayo ng 1/4 cup of oil. Ayan, syempre mga Seswang, mamili kayo kung ano yung gusto nyo. Pwedeng oil, pwede rin naman na butter. So, eto na yung pinili namin oil, kahit na meron kaming ano dyan, butter. Then, after nyan, mga sis, is hahaluin na natin siya. Ay, ano ba? Nabuksan ko pa yung rice dispenser. So, 1, 2, 3, go! Natatakot ako.
after natin i-mix ang ating 4 large egg at oil, mga seswang, isisunod naman natin ang ating partner na Jersey Ube Condensed Creamer. So, di ba, sobrang dali lang siya. Mukha lang siyang mahirap dahil sa mga ingredients, pero sobrang dali lang siya. At saka makikitang ano nyo na lang sa tindahan yung mga ingredients na kakailanganin natin sa paggawa ng ating ube cake. Ubing-ube yung aroma niya, mga sis. And tignan nyo, ang sarap. At pati yung lasa. So perfect talaga ito sa ating ube cake. And naalala ko lang before, ayan, dati kasi kumakain kami ng tinapay. Tapos si Papa nagko-condense. So pinapalaman niya yun and nagpapalaman na rin kami. So pwedeng-pwede siya ipalaman, mga sis, sa ano, tinapay. Laban na laban siya. Oh my God, ang perfect itong Jersey's Ube Condensed. So, ilagay na natin itong 300 grams na Jersey Ube Condensed Creamer. Tapak ng gilid. Ang sarap! Ang tamis. So perfect to perfect talaga siya. And I'm so excited, mga seswang, sa final tasteless nito. Kasi alam ko sa sarili ko, hindi tayo mapapaya sa ating bisita pag tinikman to. Everyone tells me not to get old. I'm more worried about stonks and money. Para naman sa ating powder ingredients, maglalagay tayo ng 1 1/2 cup of cake flour. Next naman is 1/4 tablespoon of salt. Ayan, 1/4 tablespoon of salt. Ayan, okay na tayo. Salain lang natin siya hanggang sa makuha natin yung mga buo-buo, para yung nandito sa loob ng bowl natin is yung mga pinong-pino na lang. Ayan, oh, katulad nito. Ito yung mga buo-buo. So ito yung mga hindi natin ilalagay dyan, para walang buo-buo na mga ano nandito sa ating cake. Ang sarap pala mag-ganto. Ang sarap sa feeling. Ako natutuwa ako kahit na first time ko lang. Wala lang, parang naano ako, naaliyo, di ba? Tapos pa, lalo pa pag naano to, na-bake na. Baka magtinda na kami ng ano, bakery. Magtinda kayo ng bakery? Baka magtayo kami ng bakery. Tanga lang. So, halu-haluin lang natin hanggang sa matunaw itong mga flour. Okay, so done with our cake mixture and set aside na muna natin siya. And tanggalin na natin 'to sa saksakan. At i-prepare na natin ang ating baking pan. Before natin ilagay ang ating cake mixture dito sa ating baking pan, i-preheat na muna natin ang ating oven. So, i-set natin yung kanyang degrees ng 180. 80. Tapos, yung kanyang timer ng 30. Ayan. So, on and live.
Ayun! So excited na mga sis. Seem like your body don't know how to hold you. So maybe I can instead. You got so many battles you don't need to fight. Feel it with you every time it isn't feeling right. I wish I could take your pain. I could take your pain. You're dealing with some things I've never seen in life. You hurt them but it don't show on the outside. And repeat it every day. But you're my, my lady. You're my baby. Amoy pa lang, panalo na. So tara, i-bake na natin siya mga sis. Ayan na siya, nakasalang na. So good luck. Ayan, sana masarap ka. Sana umalsa ka. Huwag mo akong ipahiya. Nakakaloka. So first time ko to, kailangan maging memorable to. So ayan, hayaan na muna natin siya dyan mga seswang. While waiting mga seswang, dito sa ating binibake, ayan, gagawa na muna natin ang ating frosting. Ayan, para love. And todo na to. Gutom na ako. Arat na. Ang bango mga sis. Talagang malingasaw na yung pagka-ubi niya. And I'm so excited. Sana masarap ka. Dahil wag mo akong itapaya. And then mga sesong, while waiting, ayan, mag-ready na tayo and mag-prepare na tayo para sa ating gagamiting frosting. Then, isunod naman na natin ang ating Jersey Ube Condensed Creamer. Ang ganda ng itsura mga seswang, yung combination ng violet at saka yung yellow na yolk. Then set aside na muna natin siya mga ses at inex natin itong evap, 3/4 cup at isunod natin itong ating 3 tablespoon na cornstarch. So tip lang mga seswang, huwag niyong isabay-sabay dito dahil mamumuo siya. So haluin na muna natin siya dito sa ating evap milk at dito natin siya durugin dahil itong ating cornstarch is siya yung nagpapathick ng ating frosting. So dito na muna natin siya ilagay. Siyempre, kailangan natin yung panghalo, kutsara na. Wala na yung mga buo-buo ng cornstarch, is pwede na natin siyang ihalo sa ating mga mixtures para mag-combine lahat ng mga condiments or ingredients natin. Halu-haluin lang natin siya mga seswang hanggang sa mag-combine lahat ng nilagay natin mga ingredients. At syempre, lulutuin pa naman natin to para bonggang-bongga ang ating frosting. Diba? Ayan, ubusin na natin lahat. Sayang. Tip lang din, kaya natin hinahalo is para hindi siya mamuo at hindi masunog yung pinakailalim. Diba? Kasi pag nasunog to, baka magpait siya. And mas maganda kasi yung talagang same na luto yung ilalim, same na luto din yung ibabaw. Diba? Para walang part na sobra yung luto, talagang ano siya, saktong-sakto. So, ayan, malapit na tayong matapos dito. So, nag-aamoy ng ubi dito, amoy ubi doon. So, oh my God, perfect. Excited na ako maglagay nito. So, hindi pa naman siya luto kasi mahina lang yung apoy natin. Diba? Halo-halo lang. So, kailangan mo din talaga ng patient. Siyempre, pag may tiyaga, may nilaga. Sabi nga, diba? So,
namatay na siya. So, ibig sabihin, luto na. Ayan! Diba? Luto na siya. So, nagkaroon lang siya ng crack sa gitna. But anyway, okay na yan. And magluluto na lang kami ng isa pa para mas bongga. Kasi mas maganda yung kapag two-layer, diba? So, kunin na natin to at para mailipat na natin siya ng lalagyan. So, ayan nga siya, oh. Saan ba to? Dito na muna to. Tingnan yung mga seswang, di ba? Nagkaroon siya ng crack. Pero, inano naman namin, tinusok namin, di ba? Pero okay lang yan kasi gagawa pa naman kami ng isa. At yung isa is, tutusokin na muna namin agad para hindi siya ganito pumutok. Pero okay lang yan kasi tatapalan naman natin siya ng frosting. So, okay lang yan. Small problem. Ay, para siyang nakangiti. Oh, ito yung mata, ito yung bibig ko. Smiling face. Sana all. Repeated every day, but you're my lady, you're my baby, you're my baby. Ito na siya mga seswang at lutong-luto na siya. And maano lang pala siya, manipis lang. Pero okay lang yun kasi gagawa pa tayo ng isa pang layer para mas cake na cake siya ang itsura. So tanggalin ko lang tong kanyang papel. Ten, hello. All set na tayo mga sis, and tignan nyo naman ang ating mga cakes, talagang pang malakasan na. So medyo fail lang tayo sa una kasi naging ano siya, pabundok siya. So ang ginawa namin is tinapyasan na lang siya para maging flatten and yung kanyang mga brown sa taas. Actually hindi siya mapait, matamis pa rin siya at masarap yung totong talaga kapag nag-bake ka. And doon na tayo sa most awaited part, ang ating frosting! Oh my god, tara na at para matikman na natin siya. Tignan natin ang ating pangalawang cake. Ayun! So medyo ipantay lang natin. Actually, pantay na siya. Ayan. So, kailangan na nating lagyan ng frosting para maging perfect siya. At para matakpan ang mga chismis. Ayan, malapit na siya ma-cover up. And ang sarap sa feeling. So, sana masarap din siya. Ayan mga sis, mukha na ba siyang cake? Ayan talagang, mapapasabi ba tayong hello red ribbon? Ganon. So, ayan, mag-aano lang tayo. Cover up pa natin yung mga chismis kasi para maganda, diba? Final touch and maglalagay na tayo ng frosting Alaska Ice King. Oh my god, paano ba to? So, eto, unaan ko na kayo. Hindi ako marunong magganyan, pero itatry ko yung best ko. Ayan, para mailagay. Basta ano lang naman to, tester lang. At saka kami naman kakain, din naman namin to ibibenta. Wala, wala, laglag na. Ay, buti na lang. After 10 minutes nating nilagay ito sa freezer, eto na siya! Diba? Ang ganda at ang sarap. Wow! Ang sarap, hindi pa nga natitikman. So, damang-dama at saka amoy na amoy ko yung ube na ginamit natin. Whew.
lami, kaayo. So, perfect talaga. Ginamit nating Jersey Ube Condensed Creamer. So, taste test time na! Oh my God, ito na ang favorite part ko. So, ayan mga seswang, ito na ang ating first lies. At syempre, tingnan nyo ang itsura niya. Halatang hindi ako yung gumawa. Diba? Hindi mo aakalain na makakagawa tayo ng ganito. Oh my God, this is my first time and I love it. So, diba? So, tikman na natin. Hindi lang perfect yung paghiwa natin. Hala, ang sarap! Kabahan ka na, Red Ribbon. O hindi, pero biro. Ang sarap. As in, yung pagkinain mo siya, yung tinapay, as in, sobrang sarap. Tignan mo, andito pa siya sa ano ko, lalamunan ko. At saka, ang sarap ng combination nung cheese at saka nung ube. Talagang nag-ano sila sa loob, nag-spark sila. At saka, may aftershock pa siya, mga sis. Perfecto ka partner sa kape. And syempre, nakagawa na tayo ng cake. So, hindi na tayo bibili. Char! Pwede na tayong gumawa. Diba kapag may mga handaan. Sobrang dali at saka sobrang sarap, mga seswa. Kung ako sa inyo, itry nyo na to sa inyong tahanan. Napaka-simple lang, napakadali. At saka makikita nyo naman yung mga nilagay natin ditong ingredients is nasa bahay nyo lang. Or kung wala sa bahay nyo, is nasa katabing tindahan nyo. So, itry nyo na to, mga seswa. Talagang hindi kayo mapapaya kapag pinakain nyo to sa bisita nyo. And this is the end of our video, mga seswa. Gusto ko lang i-share sa inyo ang first time na paggawa, na pag-bake ko using our Jersey Ube Condensed Creamer. Sobrang ubing ube. At saka perfect talaga kapag nilagyan mo ng cheese. Ano bang hinihintay nyo? I-try nyo na! Good night! I hope natuwa kayo sa ating video for today. Mwah!